kaligtasan ng kanyang ibig. Bayang walang masulingan, sa kandungan niya nasumpungan. Paglingap niya walang humpay, tulad ng bukang liwayway. Bayan ngayon nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Dahil linabong ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Dahil linabong ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyuri. Mga minamahal na kapatid, natitipon tayo sa hapag ng Panginoon upang ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya sa pagbubukas ng prosesong sinudal sa ating sambayanan. Umasa tayo na makainang pagtulong ni Maria, ang reyna ng mga apostol at ina ng simbahan. Ang pagpapanibago ay pangarap at hangat ng Diyos. Ang patuloy niyang gawain sa daigdig. Manalangin tayo na ialok sa lahat ang kaloob ng pagpapanibago, ng Espiritong nagpapanibago, at pasiglahin ang naglalakbay at misyonerong simbahan nang sila'y maging tanda at lingkod sa pagpapanibago ng lahat kay Kristo. Kinikilala namin ang pananatili at ang kamay ng Diyos na kumikilos sa aming buhay, tanda ng Kanyang katapatan at sa kabila ng ating pagkasalawahan. Hiling namin kapatawaran habang tumatalima kami sa panawagan at pagpapanibago. Muli nating itinatalaga ang aming sarili sa lubos na pagbabalik-loob ng puso't isipan at ang pagbubukas nito sa banal na Espiritu upang kami maisugo sa landas ng magkakaagapay na paglalakbay bilang isang simbahang misyonero. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapati niyang basbasan itong tubig at iwiwisik natin ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng pagpanibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa tubig na bukal ng buhay at tagapagdulot ng kalinisan, ang kalooban naming magkamit ng kadalisayan at ang iyong buhay ay ibinigay sa mga hinirang. Hiniling naming marapati mong basbasan ang tubig na ito na ngayon nais naming mawisik sa aming katawan. Ipagkalo mong sariwain nito sa amin ang buhay na yung ibinigay sa amin noong kami binyagan at ipagsanggalang nawa nito sa tanang kasamaan ang aming buong katauhan upang makadulog kami sa iyo na may kadalisayan sa ipagkakamit namin ng kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang kinin nating lahat. Habilin ni Jesus noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hingin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalisay na pag-ibig sa aming sumabi. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon ang hingin natin lahat. Dalisay nawa tayo ng makapangirihan Diyos sa ating mga kasalanan at pakundangan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pagindapati nawa niya tayo sa makapakinabang sa piging niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka na namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagpuhuli ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang katuluyan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyari ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalalaman. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa katangian ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa liwanag ng Espiritu Santo ay iyong tinuruan ang mga nananalig sa ikaibuturan ng kalooban. Ipagkaloong aming matutuhan, sa Espiritu ring ito ang tanang katuwiran at maligaya naming kamting lagi ang kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Prigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, may mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?"
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poong tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganap ang lupa. Espiritu mo'y suguin poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marin na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, paalaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang makasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kakaiba po at espesyal ang ating misa. Hindi po ako nakasuot ng kulay berde, kulay para sa ordinaryong panahon. Ang ating mga pagbasa at ebanghelyo, hindi po kinuha sa 30th linggo sa karaniwang panahon. Pasensya po, wala po akong tula ngayon. Kaya huwag kayong magtaka sapagkat wala akong tula sapagkat ang tula ko para sa linggo ng 30th linggo ng karaniwang panahon. Wala akong tula. Bakit ako at ngayon din ay ang pandaigdigang linggo ng misyon. Pagdasal natin ang mga misyonero sa English, World Mission Sunday. Bakit kakaiba at espesyal ang ating pagdiriyong? Bakit, Father, ikaw at ang ating mga Eucharistic ministers of Holy Communion na kapula? Ang pula, ito ang misa ng Espiritu Santo. Kulay apoy upang tayo mabigyan ng sigla. Umaalab ang ating debosyon para sa mabuting balita. Tayo po, pagpasensya niyo na muna, medyo magpapaliwanag po ako. Alam ko po ang ating karanasan ng komunidad ng Nazareno. Galing tayo sa ibaba. Ang ating mga karanasan ay konkreto. Tayo'y binibigyan ng
malalaki, maliliit na milagro ng Poong Senyor, bagamat hindi ito nakikita ng mas malawakang mundo. Tayo po'y mga Kristiyano, tayo po'y mga Katoliko, at ang ating komunidad, kaugnay, tapat sa ating Santo Papa, Papa Francisco, magbibigay po ako ng mga kataga na baka ngayon nyo lang napakinggan. Ibibitiw ko po. Maririnig nyo po ito sa mga susunod na mga linggo't mga tatlong taon nga ito eh. Sa pag-iisip, inilalahad ko po yung kaisipan ni Papa Francisco. Eh, binabasa ko po yung dokumento. Alam ko po, eh, wala po kayong panahon para magbasa. Sisikapin ko po na ibaba, gawing mas maliwanag. Isang simbahang sinodal. Napakinggan, simbahang sinodal. Ano yun? Ang sinodal, sinod. Ibig sabihin noon ay sama-sama tayong naglalakbay. Ang sinod, sama-sama tayo, magkakapiling tayo, magkakasama tayo, naglalakbay sa isang daan, sa isang patutunguhan. Kaya nga, pag narinig nating simbahang sinodal, medyo mataas na katagayan. Ibig sabihin lamang yan, tayo po'y maglalakbay ng sama-sama bilang mga magkakapatid, bilang isang mas malawak na pamilya, isang komunidad nga ng Nazareno. Yan ang ibig sabihin. Naintindihan nyo ba, ha? At ang ating kay Papa Francisco, iniuugnay natin ang ating sarili. Dapat siya po ang representante ng Santo Papa sa panahon natin. Kaugnay tayo. Siya po yung bikaryo ni Jesus. Odiam. Ano yun? Latin na naman. Papaliwanag ko ka. Ibig sabihin sa Pilipino, makikinig ako. Ayun. Makikinig ako. Kaya yung katagang sinodal, sama-sama po tayong naglalakbay. Yan po yung isip ng Santo Papa. Odiam, mula sa ating bagong kardinal, Kardinal Jose Advincula. Odiam, ibig sabihin, nakikinig ako. Sa madalit sabi, ang ating magiging proseso po ay makikinig tayo sa isa't isa. Makikinig si Kardinal sa atin. At ang tayo, sasamahan natin, ating komunidad na Nazareno, mga ihos, mga deboto, mga mamamasan, tayo po'y hahanapin natin ang mas malawak na universal na simbahan. At ang ating lokal na simbahan dito sa Archdiocese ng Maynila, sasama po tayo doon. Maliwanag ba? Ha? No. Hindi pa niyo ako tinutulugan. Ha? Bagamat umagang-umaga, pasensya po, medyo mabibigat ito. Tatlong kataga. Ha? Una, komunyon. Pakikiisa. Yan po yung mga tema. Komunyon, pakikiisa, una. Pangalawa, pakikilahok, partisipasyon. Pangalawa, at pangatlo, misyon. Ulitin ko po, para din sa akin yan. Para at sa atin. Una, komunyon, pakikiisa. Pangalawa, partisipasyon, pakikilahok, at misyon. Una, ito po yung magiging mga karakteristiko ng ating mga gawain sa mga susunod na taon. Una, komunyon. Ang komunyon natin, pakikiisa natin sa Kanya. Sa ating Panginoon Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi ito ang objetibo, ito yung layunin kung sino tayo ang ating sarili, ang ating buhay. Pagkakaisa.
At ang patutunguhan natin, tayo po'y magkaisa sa buhay ng Diyos. Oh, napakaganda. Napakatamis. Tayo'y paikutan at yayakapin ng pagmamahal. At nasisimulan ito dito sa lupa. Yan ang ating inaasam at sa ating komunyon sa banal na misa. Tuwing tayo'y nagdiriwang at pinagninilayan natin ang salita ng Diyos. Kaya yung komunyon, tuwing misa, Eucharistia, nangungumunyon tayo. Si Jesus, ang Senyor, bahagi ng ating katawan. Sinasabi ng pari, sinasabi ng Eucharistic Minister of Holy Communion, katawan ni Kristo. Tayo'y nagiging bahagi ng yung katawan ni Kristo nasa ating katawan at buo tayong katawan ni Kristo, komunyon. At ang pakikiisa, pagninilay sa salita ng Diyos, ito po ay pagdiriwang sa misa. Ito po ay pagsamba sa Kanya. At sa panalangin, tayo po ay nakikipagdayalogo sa Kanya. Ayos ba? Ha? Hindi niyo pa ako naiwanan, ha? Yung una, pakikiisa, komunyon. Okay. Pangalawa, partisipasyon, pakikilahok. Yung una, yung kaugnayan natin sa Diyos. Pangalawa, yung kaugnayan natin sa isa't isa. At yung Espiritu Santo nga, may mga kaloob, may mga biyaya, mga regalo upang ang ating yung partisipasyon, aktibong partisipasyon sa misa, paglilingkod, may mga aktibo tayong gawain, bahagi ito. Ngunit tayo'y nakikilahok sa pagbubuo ng ating komunidad ng Nazareno. Madali pong sumira, gibain, wasakin, itumba, itaob, itulak. Isang saglit lamang yan. Sipain, suntukin. Pero ang pagbubuo, pakikilahok, pagtsatsaga, mga gawain ng malambing at respetado na maingat na konbersasyon at pananalita sa isa't isa, pagbubuo, pagpapatibay, pagpapalakas. Yan ang mahirap. At hindi gaano nabibigyan ng apresasyon sapagkat mga maliliit, hindi napapansin. Mga gawain na kabutihan, maging mabait ka ngayon, sino papansin sa iyo? Ha? Di ba? Pero ganyan yan. Ang partisipasyon natin, pagbuo ng isang komunidad. Sapagkat kung paano nagkakabuo ang Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo din ay refleksyon ng kanilang pakikiisa. Ang ating partisipasyon sa isa't isa, sinisikap natin na kaya nagpapakabanal tayo, nagpapakasanto tayo, nagpapakabanal tayo upang mabuo ang pagbubuklod. Gumagawa tayo ng tulay, gumagawa tayo ng koneksyon, may interaction po tayo. Yung mga nagsisimba at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Okay na po yun, ha? Yung una, komunyon, kaugnayan natin sa Kanya. Pangalawa, partisipasyon, pagpapatibay ng ating kaugnayan sa isa't isa. At huli, anong una? Komunyon, pakikisa. Pangalawa, partisipasyon. At pakikilaw. Ang huli, pangatlo, misyon. Lalabas tayo dito, mga deboto. Ipapalaganap natin ang pagmamahal ni Jesus. Hindi lamang sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po'y nakikipag-ugnayan. Salamat sa inyo. Ipinapakita natin kung gaano kabait ang Panginoon sa atin. Sapagkat maraming mga tao na hindi kilala ang Nazareno.
Ngayon, totoo! Diyan natin pinapadama, kaya nagdesisyon tayo. Kung kailan madilim na madilim, lilitaw ang mga bituin. Kaya ang inyong kabaitan, salamat sa inyo. Marami po nawala ng loob. Nawala ng trabaho, nawala ng pera, nawala ng pagkain, nagkasakit, nawala ng mahal sa buhay. Malaki ang puwang nawalan. Naranasan niyo ba nawalan ka, nakuha sa iyo lahat? Tayo po eh, ang mission natin para sa mga naiwanan, namatayan, nagkasakit. Ha? Hindi po tayo magsasawa kung gaano kabait ang Panginoon sa atin. Tumanaw tayo ng utang na loob at tayo'y patuloy. Sapagkat makikilala, doon lang tayo, Panginoon. At sa kung natapos na yung kwento natin, Panginoon, ako ay isang maliit na bahagi ng itong malawakang gawain namin ng pagmamahal sa inyo. Tinataas natin ang aming kamay sa inyo. At tayo yayakapin niya, nakangiti sa atin. At alam natin ang pakiramdam ng Panginoon sa atin kung tatanggapin tayo. Hindi po ba? Alam ng nagmamahalan kung tunay ang damdamin sa isa't isa. Okay na po ba? Okay na? Pigil na ako, ha? Sinudal! Sama-sama tayong naglalakbay. Odiam! Makikinig tayo sa isa't isa. Ay, kaya magsisimula na yung proseso ng konsultasyon. Kukonsultahin kayo. Lahat dito, ha? Para tayo bahagi ng gawain ito. Sige, ipagdasal din po natin lahat ang mga misyonero. Ang mga ibig gustong maging misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sige po. Yung tatlo po, ha? Komunyon, partisipasyon, at misyon. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, ni San Jose. Wapo, tayo po'y makibahagi sa gawain ito. Sama-sama po tayong naglalakbay kasama ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos tamang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, tayo'y mga kapatid ay naghihintay ng mataimtim. Kaya tayo'y lalong masugid na lumuhog upang sa panahong ito ay loobin niyang magkamti ng tanang kabutihan ang mga naghihikahos, sapagkat inihatid niya ang mabuting balita sa mga nagdarahok at ang mga tumatalikod sa masama ay binubuhayan ng loob. Ang tugon po natin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan ng Diyos, upang siya'y maging liwanag sa mga bansa at maging pangkalahatang sakramento ng kaligtasan, nakikilakbay sa lahat ng tao tungo sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na aming Papa, Jose na aming Obispo, at sa banal at tapat na bayan ng Diyos sa Diocese ng Manila, upang sa pagdiriwang ng sinodong ito ay matulungan tayo
na makilala at isabuhay ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at lingkod sa pamahalaan, upang lagi nilang hangarin ang makabubuti sa lahat, kumikilos ng may katarungan at may karangalan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa may sakit, nalulumbay, inaapi at nagdurusa, upang hindi sila makaligtaan, bagkus dapat napahalagahan at alagaan bilang mukha ni Kristo sa isang nagdurusa ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ang prosesong sinodal na ito ay akayin tayo sa mas higit na pagbubuklod ng simbahan. Payabungin ang ating pakikilahok dito at mapalago tayo para sa pagsasakatuparan ng ating misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming kandungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkalumong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kanwalatian. Ang tanging ninanais ko ay matatang lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawi mong banal ang aming mga alay sa dambana at dalisayin ang liwanag ng Espiritu Santo ang aming adhi.
hika. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasal ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Noong siya'y umakyat sa kalangitan at dumuklok sa iyong kanan, isinugo niya ang pangakong Espiritu sa iyong itinuring na mga anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y napupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparin. Siyang nagmulat sa bulak, sa bilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangkantipan, aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait tinubin, pinagsasalubin natin hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mi simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo si Father Raymond Acuña at mga lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhing ng Santo Rosario ng kabiyak na puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Antonio Maria Claret, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aanis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na maiyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, ang mga nag-umapaw ng Espiritu Santo ng kalooban ay siya nawa sa aming dumalisay at pausbugin nawa sa aming kaibuturan ang kanyang dinidilig ng kabutihang bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Magsiyuko kayo habang inagawad ng pagbabasbas. Tayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. Panatilihin nawa ng Panginoon kayong kanyang bayan sa pagkakaisa ng kanyang pag-ibig upang sa kanya'y manalig ang mundo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. Hikayati nawa ang bawat isa ng mga reliyoso
mga laiko ng buong bayan ng Diyos na mamuhay ayon sa liwanag ng mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo ay nabubuo at itinataguyod ng iba't ibang kaloob at paglilingkod ang mga diyakon ng mga pari. Ang ubispo nating si Jose at ang mga lingkod ng bayan ng Diyos, panatilihinawa kayo ng Panginoon at maging tapat at puspos ng kagalakan sa paglilingkod sa misyon ng simbahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglay ang kapayapaan ng upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.